Kasama natin ngayon ang dalawang personalidad na tutulong sa atin na kilalanin si Floyd Mayweather Jr. Ibibigay nila ang kanilang mga opinion from the standpoint of the layman and the expert. From the blue corner, na, isa sa kilalang artista at masugid na tagahanga ng boxing at nagbaboxing din siya, huwag kayong lalaban dito sa ring. Kung si Pacquiao 8 Division Champion, siya naman ang hari ng 8-8. Si Mayari, ang Mayari, magandang araw, Mayari. Magandang araw. yan na. Alright, at ito naman kasama natin from the red corner. Isa siya sa tinigurang eksperto sa larangan ng boxing. Madalas na siyang naririnig at nakikita sa mga bigating laban ng mga boksingero ng Pilipino. Si Attorney Ed Tolentino. Tama ka, talagang pinakamabigat na laban ito. Wala akong alam na timbangan sa palengke na available para masukat ang bigat ng laban ito. Talagang heavy gat ito. Pacquiao Mayweather. Yeah. Wala kang baon na dance move. Maya. Pe-perfectin ko pa. Pagagayahin natin yung mga sayo ni Mayweather. Gagayahin natin yung mga dance move na yan. Floyd Mayweather Jr. ay kinala siya sa bansag na TBE. Ito, sabi nga ni Bayani, ngayon na na-realize yung TBE. Ito pala ibig sabihin eh, the best ever. Yan. Money at pretty boy. He was born in Grand Rapids, Michigan 38 years ago and was born in a family of boxers. Ang kanyang tatay na si Floyd Mayweather Sr., yung mas madaldal, yung mahirig mag-rap, okay? Siya isang former welterweight boxer who once fought Sugar Ray Leonard, ba? Wala na pinabagsak ni Sugar. Yun. Malamang. Ito naman, ang mga uncles naman ni Floyd, si Floyd Jr. na sina Jeff at Roger Mayweather ay mga ex-boxers din. Former world champion pa nga itong si Roger Mayweather. Dating Olympic bronze medalist naman, si Floyd Mayweather Jr. And as a pro boxer, he is undefeated with a record of 47 wins, no defeat, with 26 knockouts, and gaya ng nabanggit ni Attorney Ed, walang draw. Walang draw. Okay, so Bayani, ito, umpisa natin yung kwentuhan natin. Okay. On a personal level, ano bang impression sa'yo ni Floyd Mayweather? Pag nakikita mo siya outside of the ring, anong dating ni Floyd para sa'yo? Siyempre, alam naman ang lahat siya, mayabang, show-off, di ba? Talo na yung latest, pinakita niyo sa YouTube yung lahat ng auto niya. May bago pa siyang binili, yung bagong chiding. Totoo, di ba? Pero hindi natin pwedeng husgahan din ng isang tao dahil sa kanyang kayabangan kung ano ang performance na ginawa niya at naging record niya sa ibabaw ng lona, sa ibabaw ng ring, di ba? Yung pagiging mayabang niya, nasa sa kanya na yun. Hindi natin pwedeng panghawakan yun. Pwede niyang gawin yun, pwede niyang hindi gawin yun. Siya ang Panginoon at makapangyarihan para sa sarili niya. Dapat niyang patunayan dito na kung yung bang yabang niya, kaya niyang tibagin ang pinagmamalaki natin si Manny Pacquiao. Yun nga lang. Diba? Oh. Kaya dapat makilala natin ng gusto si Mayweather bago natin siya husgahan sa ibabaw ng ring. Correct. Don't judge a book by its cover. Yeah. Diba? At ito, kasama natin, hindi naman siya judge. Pero attorney. Attorney, kung i-judge mo siya, yun nga, kahit paano, based on impression lang, no? Hindi natin siya kilala personally, pero sa nakikita natin yung mga action niya, yung lifestyle niya outside of the ring, anong masasabi mo kay Mayweather? Well, sabi nga ni Bayani, nung unang impression niya, mahangin, ano? In fact, ako ngayon magdadrive ng kotse, gusto ko kasama si Mayweather palagi, eh. Para pag na-plat yung gulong ko, wala na akong problema sa hangin. Inflate. Pero unawain natin ang pinanggalingan ni Floyd Mayweather. Yung tatay niyan, si Mayweather Sr., was known for his violent temper. Nung bata pa, baby pa actually, si Floyd Mayweather Jr., eh nakipag-away yung tatay niya doon sa kapatid nung kanyang kinakasamang babae. Okay. So matotal, binaril yung tatay, si Mayweather Sr. Ginamit na pansalag ng tatay, alam mo, yung baby Floyd Mayweather Jr. Parang hindi siya mahal, no? Oo. Oh. Ano siya, a shield ni Captain America? Baby ko. Eh buti na lang sa leg tinamaan yung tatay. Okay. Ano? Kasi kung dito, eh di may bangas sa mukha ngayon si Mayweather. Hindi na siya pretty boy. Hindi na siya pretty boy. Wow. Pagkatapos yung tatay niya, eventually, spent time in jail for distributing cocaine. Ano? Wow, okay. Yung nanay ni Floyd Mayweather Jr., ganun din, na-involved din sa droga. And then later on, yung anak mismo, si Mayweather Jr., spent time in jail for domestic abuse naman. Correct. Dahil mukhang ginawang punching bag yung kaya pala hindi nakapagtataka asawa niya. Kung bakit maraming drug testing ang gusto niya maganap bago sa laban, no? Sanay siya sa mundo ng drugs. Drugs? Oo. Diba? Walang problema. Mali pa kayo. Naubusan ako yung dugo. Wala na dugo sa daliri. Baka daw ikatalo ni
may ni Pacquiao, leukemia. Sa dami ng drug test. Natutuwa na sa mga blood testing nila, yung mga officialis ng Red Cross. Baka ligid ng laro ng mga mananang bala. Oo, yun lang. Ito naman, pero as a boxer naman, anong early impression nyo kay Mayweather? Siyempre, okay, set aside natin yung kanyang lifestyle, pero in the ring, yung napaparod mong boxer. Number one. Okay. Pound for pound eh. Okay. Alam mo ba, napakatagal niyang pound for pound king. Mm-hmm. Na kaya lang, ewan ko, take to Ed ha, Kuya Ed, kaya lang nakapasok si Manny sa pagkakatanda ko, eh dahil nagpahinga si Mayweather. Nag-retire siya ng saglit. Oo, nagpahinga si Mayweather. Pero kung hindi nagpahinga, alam ko yung pahinga niya sa jail pa eh. Kung hindi pa nakulong at nagpahinga, hindi pa magpa-pound for pound si Manny Pacquiao. Malamang, ano? Malamang. Ganong katindi. At ako pinanood ko, dahil sabi ko nga, si Kuya Ed ang makakasama eh. Expert sa boxing to. Sabi ko, kailangan panoorin ko itong mga laban. Magaling siya talaga. Mm-hmm. Yung shoulder roll, yung gano'n. Sa kanya ko lang nga nakita yun, Kuya Ed eh, no? Siya lang ang gumagawa. Parang wala ibang gumagawa na. Eh. Wala, parang siya lang yung gumagawa. Ibang mga roll natin, sushi diba? Roll tayo. Sushi roll. Roll. Oo, oh, ibang roll natin eh. Oo, kaya yung light. Spanish roll. Ah, diba? Yung roll. Tsaka yung roll ko sa mga pelikula. Yung siya, iba eh. Iba talaga. Iba, matindi. Ibang level. Okay. Oh. Attorney Ed naman, para sa'yo, pahapyo lang ng bagya kasi mamaya, siyempre, hihimayin natin ang detalye. Anong unang impression sa'yo para kay Mayweather as a boxer? Alam mo, para siyang Albert Einstein ng boxing. Wow, talagang thinking fighter. Okay. Ano, defensive genius. Mm-hmm. Ano, yung kanyang sense of anticipation. Parang alam na niya kung parating yung suntok, alam niya kung paano babaliin ang kanyang katawan. Plus, yung kanyang counter right straight, ang galing niya rumes back ng kanan. Ano? Mm-hmm. So talagang genius ito. Sabi ko nga yung katawan niya, para siyang si Jim Carrey, ang galing ibali yung katawan, i-contort yung kanyang katawan. Siya lang talaga ang naka-perfect nung shoulder roll. So talagang hats off kay Floyd Mayweather. He is almost the complete fighter. Almost? Almost. Almost. Ba? May nagtitira pa. Almost. Okay, nakaka-excite yan. Bukas, pag-uusapan naman ang mga laban ni Floyd Mayweather Jr. Simula sa apat na boksingerong parehas nila nakalaban ni Manny Pacquiao. Sa likod ng bawat suntok ni Pacman ay ang buong puwersa ng bayan. Suportahan natin siya. Sumapak para kay Pacman. Lahat tayo kasama sa isang bayan para kay Pacman.